Hello again, my name is Benji Palaroan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. May isa akong kaibigan na gusto magnegosyo. But ito ang sinabi niya sa akin. Gusto ko magnegosyo, kaso kayo ko magbenta. Nakakagulat yun, di ba? Ako nga, nag-isip mo bigla eh. Paano ka magninegosyo kung hindi ka magmumulita? Remember guys, ang selling ay lifeblood ng isang negosyo. So, ang video natin today is bakit ayaw ng tao ang pagbibenta or selling. So, guys, manood at matuto. So, video na ito, maraming ewan ko kung maraming ma-offend sa sasabihin ko about selling. Sa isang seminar na in-attend ko, every day is selling. Kagaya na yon, I'm selling this information through you guys. Ano ba ang pagbibenta? Ito yung mga rason bakit ayaw ng taong magbenta. Una, bad experience sa isang salesperson. Maraming experience tayo sa mga salesperson araw-araw. Kasi nga, na-encounter natin sa phone, sa social media, even sa paglalakad lang. Minsan may mga makukulit na salesperson. At nagkakaroon to ng naiinis ka para bumili ka ng isang, para umalis lang siya, bibili ka ng kanyang product na hindi mo naman gagamitin. Kaya minsan, nagkakaroon ng masamang impression ng isang salesperson or nakukulitan ka. Guys, minsan ginagawa nila yan para magkaroon siya ng sales. But there proper way kasi pagbibenta. So, may magagandang ways yan. Remember, ang pag-sale, hindi pagbobola. Ito ay you solve the problem of your customer to create sales. Yun yung sabi ng mentor ko. So, selling is a skill na kailangan i-master ninyo. Number two, selling requires a lot of energy. Sa pagbibenta, dapat you're very energetic because they are trained like that. Makikita mo ang isang cellphone, umaga-umaga andyan na yan, nagbibigay na ng flyers. Minsan, nagpo-post na yan ng products sa Facebook. Araw-araw ginagawa yan. They're because they are trained. And minsan nakakapagod kung wala ka pang kliyente. Yun yung mahirap eh. Kaya dinidevelop talaga yung mindset ng salesperson. Kung walang benta, gagawa ng paraan para magkabenta. In the right way. Diba? Kasi marami ng ways para magbenta, guys. Hindi lang yung nagpa-flyering ka. But I'm not against yung flyering. Kasi productivity yun eh. Natatawag. Number three, people don't want to be rejected. Aminin ko, isa ako dyan dati yung nag-uumpisa ako. Ayoko ma-rejected or mapaya pagiging salesperson. Actually, I'm a marketing graduate. Kaso, pag-graduate ko, hindi ako nagbenta. Takot ako magbenta dati, honestly. Ayoko kasi ma-reject or mapaya. Siyempre, meron akong tinatawag na pride na dati na graduate ako eh, may diploma ako eh. Kaya ayokong magbibigay ng flyers niyan, ayokong magbenta ng ibang product, ibang produkto. Marketing graduate ako ha, dapat isa sa mga skills ko yan, but hindi na-develop on time. So ang ginagawa ko, I want to go to a office. Upo ako sa isang desk, gagawa ako ng report, yun na. But hindi ko na-realize na ang pagbebenta ay masaya. And very fulfilling. Kasi kung nakakabenta ka ng mga sales ng like the property or mapa-network marketing yan or insurance, maganda ang kitaan pagdating sa pagbibenta. Basta masipag ka. Kaya nga tinatawag ang sales result-oriented eh. Hindi siya salary-based. So, being rejected is good. Kasi, doon tumitiba yung loob mo. And,
most of yung tao ngayon hindi develop sa pagiging have rejection. Aminin natin, hindi tinuturo ang school ang selling. Only yung step by step, but yung experience of rejection, hindi pa yan na ituturo sa school. By experience talaga. So, kaya mostly, takot ang tao ma-reject. Number four, few people are natural in selling. Aminin natin, lahat ng tao hindi marunong magbenta. Few lang talaga. Bigyan kita ng example, sino yung mga yon? Yung mga Chinese dyan sa Binondo. They've been trained. Kasi yung magulang nila, galing yan sa mahirap at umangat sila. Kaya may na-obserbahan niya ako eh. Kahit graduate sila or bata sila, they are, andun sila, tinitingin sila sa store nila. Para magbenta, magbantay sa tindahan. Sabi nga, pagpunta sa school, kung natapos sila sa school, diretso ka na sa tindahan. Habang gumagawa ka ng assignment, titinda ka ng ating produkto. Tinitrain na sila. Since tayo, as a Filipino, ang background natin, school, bahay. Nood ng soap opera or ng cardo, tapos gawa assignment, tulog, and rotation tayo yun. Ganun yung training sa atin. Kaso sa mga Chinese, Filipino-Chinese, I was surprised. Pagkatapos ng school, tindahan na sila. And they train. Kaya there are few salesperson eh. Pasok pa lang natin, pag-graduate natin sa school, hindi na kayo marunong magbenta. Mas magaling pa yung mga tao o yung mga tao galing sa nagtitinda. Kasi hindi sila nahihiya. Or talagang na-train sila sa pagbebenta o paano makipag-usap sa isang kliyente. Last note guys, sinabi ko nga, ang pagbebenta ay skill. Hindi ito na pag-aaralan sa eskwelahan. Una na yun. Pangalawa, ang pagbebenta ay result-based. Kung hindi mo kaya ang magbenta o kumuha ng resulta, hindi mo to profesyon. Huwag kang magnegosyo. Pangatlo, sinabi ko na, ang negosyo, ang lifeblood nito ay sales. Dapat may skills ka ng selling. Kung wala kang skill nito, malulugi ka. And number four, kung talagang maiyain ka, huwag ka isa sa selling. Okay guys? Sana may natutunan kayo sa video nito. Please like and share and subscribe. And kung may tanong naman kayo, please comment below. We will answer it. Kung meron naman kayong topic na gusto kong i-video, we can work on that. So, have a great day. See you to another video. Bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.